Ngunit marami pa rin sa atin ang may kaugaliang hindi nakakabuti sa ating kalusugan. Mang Andoy, pagbibilhan po ng pandesal. Ah, ikaw pala. Kanina ka pa ba dyan? Isa ka na. Bilit lang naman ako. Uyat kasi ako sa paghanda lang karatula. Mahina ang benta. Pandesal ba ka mo, iha? Oo. Kano ba? 10 ho. Ah, sandali lang po. Pwede po yung tasty na lang po. Tasty na lang? Opo. Huwag bago ka naman ang isip ko. Salamat po. Naku, mga misis. Kung ganito ba naman ang makakaharap ninyo sa umaga, eh gaganahan pa kaya kayong makipag-usap sa kanya. Ano kaya ang pwedeng gawin ni Mang Andoy para maengganyo naman ang maraming tao para bumili sa kanya? Simulan ang bawat araw sa pamamagitan ng pagligo. Isampu ng mabuti ang buhok dahil kinakapitan ito ng alikabok at pawis. Puspusin ding mabuti ang mga singit ng katawan na madalas pagpawisan, pag-ipunan ng libag at posibleng pagmula ng masamang amoy. Magbanlaw ng mabuti para mawala ang lahat ng bahid ng sabon na maaaring maging sandi ng allergy kapag naiwan sa katawan. Maganda rin pahiran ang ating kilikili ng kapirasong tawas para maiwasan ang mapanghing amoy. Pagkatapos maligo, magtuyo ng mabuti ng buong katawan, pati na ng mga paa para maiwasan ang alipunga at masamang amoy. Regular na linisin at gupitin ang mga kuko dahil madali itong pag-ipunan ng dumi. Ugaliing magsipilyo araw-araw. Magpatingin sa dentista kahit na isang beses sa isang taon. Huwag nang hintayin pang magkasira-sira ang ngipin bago kumonsulta. Siyempre pa, magsuot ng malinis na damit. Hindi kinakailangang bago o magara ang mga ito. Ang mahalagay, malinis at maayos ang isusuot. Oops! Teka, huwag din kalimutang ayusin ang sarili. Siyempre. Oh, ngayon, di handa ka ng simula ng trabaho. Oh, mas okay, di ba? Aling Lole? Thank you.
bata, naghugay na ba kayo ng kamay? Ede! Saka na, masunod ko na kayo ng mga kamay nyo. Hindi na kayo nahiyan. Sita pa naman tayo. Akakakain ko lang eh, Aling Lole. Baka naman tumaba ako ng gusto. Pwede bang makiinom na lang ng tubig? Ikaw rin, magdala pang luto ko. Ito tubig. Salamat. Matitiis mo ba na ganito ang paraan ng pamumuhay ninyo sa loob ng bahay? Napakalapit sa sakit at aksidente dahil sa napakadumi at magulo ang tirahan. Kung kayo si Aling Lole, ano kaya ang dapat ninyong gawin para maging malinis at ligtas sa sakit at disgrasya ang inyong tahanan? Linising mabuti ang loob at labas ng bahay araw-araw. Punasan ang mga kagamitan para hindi pag-ipunan ng alikabok. Panatilihing laging malinis at tuyo ang sahig para makaiwas sa pagkadulas. Huwag hayaang nakakalat ang mga gamit na maaaring paglaruan at makain ng mga batang maliliit na tulad ng barya, butones, karayom at iba pa. Magtalaga ng kanya-kanyang lugar at doon ugaliing itabi ang mga ito kung hindi ginagamit. Pangalawa, ang kusina ay tinuturing na bahagi ng bahay na pinakamadalas na pangyarihan ng aksidente. Pero, maaari nating iwasan ito kung ang kusina ay laging malinis at nasa ayos. Sa pagluluto, maghugas ng mabuti ng kamay bago simulan ang gawain. Ang paggamit ng maruming kamay at kagamitan ay maaaring ikapanis ng pagkain niluluto at ikasira pa ng tiyan. Huwag pababayaang kumalat ang mga pinagtabasa ng gulay at karne sa mesa. Lalong-lalo nang huwag pababayaang magtalsikan ng mga kaliskis, dugo at bituka ng isda. Ipunin na agad sa isang supot ang mga ito para pag natapos ang paghahanda, tapos na din ang ligpitan ng mga basura. Puro kaliskis naman yan, isang kis naman dyan. Sige, pumikit ka muna. Hugasan agad ang mga pinagkainan o pinaglutuan pagkatapos gamitin. Huwag nang patagaling marumi o itambak ang mga ito sa lababo. Mas naninikit pa ang mga dumit amoy sa mga gamit kapag matagal nang napapabayaan. Ang basurahan naman sa kusina ay lagyan ng tapit palagi. Paboritong tumpukan ito ng mga langaw, ipis at paminsan-minsan pa ng mga aso at pusa. Kaya't dapat regular na itapon ang mga laman nito. Punasan ang mesa ng basang trapong may konting sabon para maalis ang mga tulo at amoy ng natapong pagkain. At bago tuluyang iwan ang kusina, ay siguraduhin naka-off na ang mga kalan na digas. Para doon sa mga may palikuran na may toilet bowl, napakadaling i-flush sa pamamagitan ng isang pindot lang o di kaya ay pagbubuhos ng isang timbang tubig. Gawin ito tuwing gamit para hindi magbara at umapaw.
Kailangan ding itong kuskusin ng madalas para hindi kapitan ng mga mantsa at masamang amoy. Gayunpaman, kahit na ano pang uri ng palikuran ang gamit natin, lagi nating isaisip ang kalinisan at disiplina dahil ito lamang ang naghihiwalay sa atin mula sa mga hayop pagdating sa bagay na iyan. Isa sa pangunahing pangangailangan ng tao ay ang tubig inumin. Napakahalaga na maging malinis at tignas ito sa ano pamang kontaminasyon. Kapag panahon na ng tag-ulan, mas mabuti kung pakukuluan natin ng maigi ang tubig na ating iinumin. Magandang gamitin sa pag-imbak ng tubig inumin ang malilinis na lalagyan na may maliit na bibig at may takip. O di kaya mga lalagyan na may gripo. Ang isang komunidad na marumi ay madaling pagmula ng mga sakit na nakakahawa at madaling kumalat katulad ng kolera, typhoid at dengue. Ang sakit ng isa sa inyo ay maaaring maging sakit ng lahat kung hindi kayo makikisama at mag-iingat. Ay, gusto nyo ba yon? Siyempre, hindi, hindi ba? Ay! Ano ba yon? Naku, tong batang ito, muntik mo na akong tabunan ng basura nyo. Naku, Nanay Rica, pasensya na po kayo. Gusto ko lang po laging malinis ang loob ng bahay namin. Di ba't iba na malinis? Oo nga, malinis na ang loob ng bahay nyo. Pero pagkarumi-rumi naman, pagkalabas ng bakuran nyo. Ngayon, ano ba ang wastong paraan ng pag-ililinis ng basura? Kailangang pagsama-samahin ang mga magkakaparehong uri ng basura. Ang mga babasagin, mga lata, papel at karton at plastic ay maaaring isalansan ayon sa kani-kaniyang uri at ipagpili upang ma-recycle o magamit ulit. Samantala, ang mga basurang galing sa kusina ay maaaring gawing pataba sa panalim o di kaya ay ibaon sa lupa. O ayan ha, marami-rami na rin tayong napag-usapan tungkol sa kahalagahan ng kalinisan sa ating katawan, sa bahay at sa kapaligiran. Sana naman ay hindi na natin makalimutan ang mga ito. Hanggang sa susunod nating pagkikita, ito muli si Nanay Rica na nagsasabing, disiplina at kalinisan sa sakit ay panlaban. Yeah, 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 yeah.